Samantala, ayon po naman sa isang grupo, ang pangalan ng grupo yan, Bantay Bigas, nanganganib daw yung tinatawag na rice sufficiency na proyekto o programa ng ating gobyerno. Bakit? Narito po si Manny Vargas. Manny, pasok! Nagbabala nga ang grupong Bantay Bigas sa posibleng pagpalpak ng target ng gobyerno na magkaroon ng tinatawag na rice sufficiency sa bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Lita Mariano, tagapagsalita ng grupong Bantay Bigas, ito ay dahil daw sa kung hindi ititigil ng administrasyon ang plano nitong ipasa ng lubusan sa pribadong sektor ang lahat ng prosesong may kinalaman sa supply ng bigas maliban na lamang sa aktual na pagsasaka. Mas titindi raw kasi ang kontrol at monopolya ng ilang negosyante sa bigas sa supply kung pati ang operasyon ng tinatawag na post-harvest facilities ay ibibigay nga sa mga ito. Sa ngayon, sinabi nito si Mariano, nalubog sa utang ang National Food Authority dahil sa mas nakatutok ito sa pagbili ng mga imported na bigas sa halip naman na bilhin ang binhi mula sa mga lokal na magsasaka. Dahil anya sa pangyayaring ito, ang mga lokal na magsasaka ay napipilita namang tanggapin ang napakabarat na presyong inialok ng mga tiwaling mga negosyante kung kaya't hindi sila nakakaahon sa kahirapan na ang produktong ito ay ibinibenta naman ng mga negosyante ito sa napakataas na presyo nagpapahirap sa ordinaryong mamayana. Ang iyong kapuso, Manny Vargas ng GMA, nagulat para Super Balita Sumaga, Nationwide.